Napig na ang mga kuya mo! Nagkumot na! Yun! Oh, Benedetto ban! Hindi ko mababan. Ay, binaban pa rin yung Nox. Baka XM mag-ban dito, Johet. Hilda ban, nice. Your team ban, is ban Johet. Ban Johet. Tama. Homsimus. Kasi mukhang hindi mag-first pick si Lina pa yung Johet. Ay, binan yung Lancelot. Ay, naku, ban Johet. Kabado din kayo, ha? Pag binan yung Johet, kami rin eh. Ang first pick ni Impurity KH, most likely Cho. Pero tignan mo naman Execration, ngiti lang. Oo, magdidigan na yan. Kasi ganito yung nangyari. Nirespeto ng Execration nung una, etong side ng ano, ng Impunity. Dahil nga sa Benedetta, sa... Ay, tinanggalan nila na si Lina, Matilda. Pero open ngayon yung Louie. Doon naman sa game number 2, sabi ni Execration, teka lang, respetuhin nyo yung Lancelot namin. Mm. Ngayon, napilita na si Impunity KH na iban yan. Joint. Pero ako, naniniwala ako, dapat binan nila yung Joint eh. Oh, okay. Ganito yan. Joint first pick, mag-i-Eve Cho ang ex eh. Ay! Kinuha ka agad. I like it. Kasi sabi na Impunity, counter invade to eh. Oo, hindi nila kailangan sumunod sa gusto mangyari ni ex eh. Now, contention pa rin yung Joint. Pero I feel like Execration, kung gusto nila, pwede pa rin nilang palastin yan. Kasi nandun pa rin yung Eve. Ako naniniwala, pwede sila magpopulin ko pa dito ngayon eh. Tapos actually, pwede. Eve popul. Tapos may ano, may mga traps silang pwede ilagay doon sa mga gilid-gilid. Oo. Namang pwede kalimutan, bukas pa dito yung mga alis. Kasi yung, oo. Tsaka kasi yung galaw neto ni Senpai lagi, kapag ka nag-cooldown yung ulti, gamit agad. Pwede, pwede. Popul ko pa, Eve. Popol. Kaya, baka first pick Harith. Eve Cho. Pwede rin Eve Harith. Pero kahit anong piliin na Execration dito, tiwala ako sa kanila. Harith. Johet. Okay. Bigyan ko lang kayo ng background story na nangyari kahapon. Ah, sige. Kwento muna. Kwentuhan. Okay. Pinema ko ni Boss Kelka. Pinema ko ni Boss Kelka. Sabi niya, nagsusorry siya kasi sayang daw yung kagabi sa Eve's Legends. Huwag ka maingay. Tapos, sabi niya, parang ano, ayoko muna mag-ano, ayoko muna mag-hari. Sabi niya sa akin, kasi daw parang, ano nga daw, na, alam mo yon, ilang beses daw siyang na-shutdown sa ganyan. Tapos, sabi ko na ba sa kanya, basta pag binigay sa'yo, gamitin mo. Kasi, tiwala yung team mo sa'yo, so magtiwala sa sarili mo. So, yan yung nakikita natin ngayon. Tingin ko, tiwala na si Kayla sa sarili niya, and dinabas niya, and si Hayabusa, at aray ko, si Granger. OP special pa rin, Hayabusa. Masama nito, magtatapat sila sa gold. They lugi si Kelra sa matchup. Hindi, Kelra yan. May tiwala yung kampanya sa kanya. Tutulungan siya ng Execration. We got this. Oh, kanina si Boom walang tulong, di ba? Papakita naman ng Execration. Sige, i-gank nyo yung gold lane namin. Papakita namin yung exit shot. Natutulungan namin talaga si Kelra. Kelra, we got your back. Farsa na to. Farsa na si exit. Kelra, we got you. Okay, Execration nata magbaban ng ano no, ng Rafa, baka Ace. Oo, kailangan nila. Ay, Rafa. Hindi, tsaka kasi, naiintindihan ko din kung ba't nila kinuha yung Hayabusa eh. Kasi nag-cloud mid tong ano eh. Nag-cloud jungle din tong Exe, di ba? Oo. So, dual purpose na yan. Nice one. They go for the Eve. Beautiful pick. Beautiful. I like it. Okay. Ang mga bans ni Exe. Ang magandang ban dito, mga ano. Yung Alice, tsaka yung Kufra. Pwede na tanggalan ng tank eh. Oo, kasi may joy to sila eh. Alice, kailangan nila iban. Kailangan na kailangan. Kahit pa sabihin natin Harith, explain kasi yung Alice na pwede kunin ng ano, ng Impurity Queen. Pero kasi sa totoo lang, katulad ng ginawa ni Auntie Mitch, pwede din natin makita yun eh. Yung mga ano, explain Alice. Oo. O yun, sabi ni Impurity dito, tanggalin na din natin. Explain nga, explain si Boom. Explain Alice yung kailangan tanggalin ni X eh. Oo. Doon tinanggal din yung ano, yung backshot kasi nagba-backshot tank si TY. Tinatanggalan na lang ng option dito si TY kasi mga nakita lang natin sa kanila yung Matilda, yung Johet. Backshot I think legit isang laro lang na gawa niya. Oh wow. Popol din ng Popol si TY. So, focus naman dito ng Execration. Tanggalin natin ang hero si TY. Natanggalin na natin yung isa si OP. Sipin mo, yung X-Factor naman na lang dito is Senpai on the Louie, nakita natin. Of course, White Knight on the Granger, pero Execration sanay na yan eh. Na makatapat ng Granger na sa jungle na nag-focus lang sa farm eh. Guys, medyo mahirap na Roger na lang hero ni Ken.
Walang Benedetta, walang Lance, walang Ling, walang Hayabusa, walang Claude, walang YSS. And it's time for the King to step up. Roger ang kinuha niya. Well, then again. Angela si Eto Max. Pag nag-Angela. Promise. Kasi may Eve. Promise eh, no? May Eve. May Eve. Ayaw nga pala. Oh. Sorry, sorry. Akin, akin. Load sa akin. Barats, Renzio. Pwede. Pwede sila magano, mag-barats dito. Actually, both eh, no? Barats pa kito. Oo. Kailangan mo lang ng ano, front line. Pwede mo ulit ilabas yung lapu-lapu eh. Kasi feeling ko, yung pag nag-barats sila o pakito, masyadong mabagal. Laban sa low E. Yeah, mahirapan sa kito. Set up lang sila. So, lapu-lapu na lang ulit for, para kay Renzio siguro. Atlas. Pakito. Atlas and Purity. Pwede siya magano, pwede siya magpakito. Wait. Parang mabagal eh. Ay, oh, wow. Pagpakito. Oh. Dininay. Pakito tak. Ay, wala na. Barats na to. Medyo ano ah, medyo weird yung Uranus pick actually. Kinounter nila sarili nila. Natapatan din ng execration yung pakito tak eh, di ba? Uh-huh. Nagpakito tak si LJ. Si LJ. Ano ba yun? Magandang hero ni Renzio dito. Hindi ganun kataas yung win rate pala dito ni Ureno sa MSC 2021. Mm, only yeah. A win rate of 30%. Yung nagkalat ang harit. Nagkalat ang harit tsaka lunox eh. This time around may harit, pero ang reasoning ni Impurity, hindi kasi magka-lane. Pwede ko Barats talaga eh. Barats wala po. Barats. Ay! Pero, glue no? Glue. O kasi glue. Pwede. Kailangan nilang ano yung pantulong kay Roger, yung pang-amp ng momentum nila na early game. Beautiful! Beautiful! 5 picks from Execration. Bukas pa nga. Yung worry ko na lang sa glue dito is, actually maganda. Kasi ganda. Sobrang masisplit yung damage ng Shadow Kill. Oo, oh, huwag na tayo mag, ano, huwag na lang mag-worry. Oh. Sure win na yun. Hindi, it's too early to say sorry. Na panalo na tayo. But yeah, Impurity KH, pinakita nila sa atin kung ano yung grand nila na paglalaro ng MLBB. And we need to respect that. But at the same time, ang pusong Pilipino ay pusong Pilipino at lugong Pilipino ay dumadaloy. Oh. Ladies and gentlemen, at count tayo lahat sa anuman mangyari dito sa side ng Execration. So, gagawin nila lahat para makapag-advance sila. Pero guys, kailangan nila na suporta yung ngayon. This is Impunity KH versus Execration. Game number 3, loser gets eliminated from MSC 2021. Let's go! Natanda mo, Roger Titol, KelVJ. Ito rin actually yung ano, yung mga naunang hero si KelVJ bago siya bumalik sa Assassin. So I feel like Execration, they're very happy with what they've got. Even though worst pick yung Roger, nakuha naman nila yung lineup eh. Kaya nilang sabayan yung momentum ni Roger. Mm. And again, Renzio as the glue dito sa Pilipinas. Nung playoffs natin sa MPL, nag-shine talaga siya. Na pinakita niya. Si Kenji ng Omega nag-umpisa nun eh. Ngayon, sabi ni Renzio ng playoffs, ha? Oy! Kaya ko rin. Ang ganda nito. Dinedelay yung ano, Impurity KH. Pinito ni Chakto, pabalik yung canon. Uh-huh. Eh si Chakno, kung nakikita mo naman kung paano siya pumwesto, wala talaga katakot-takot. Kahit si OP nandun na, eto talaga yung galaw ni OP. Pagkatapos ng pinakaunang wave, ang gagawin niya, iikot agad siya papunta doon sa side nung ano. Oo. Nung jungler ng kalaban. Nakumukhang basa na ng Execration. Guess na ni Chakno yung alam galaw. Na ni Execration, nandito na nga si Renzio, inalalayin niya na nga eh. Yun o, no? Doggy Wap. Nako. Oh, naslow ka ng sobra ka, di ba? Oh, si Tay dala sa akin. Gusto pa dumaban. Okay. Okay yung ginawa ni Buma. Even though pinabilis niya yung pag-taking KLBG ng purple buff, at least na-force si KLBG umuwi. So that allows the, ano, the balance between the farming, the farm of Kel and White Knight. Pero pabilis pa rin siya mag-farm yan eh. Roger yan eh. Gusto ko yung nangyayari dito na meron talagang battle of jungle taking. Kahit si OP gusto din makiagaw, pero si Chakno, in play siya. Nandun siya agad. Alam niya talaga dito na pupunta doon si OP at pipigilan niya yun. Yeah, hinihinto talaga yung rotation doon. Pero kailangan natin ni KelVJ dito ng tulong para makuha yung orange buff. Retry, meron siya? Nakataas ba? Oh! Nakatalo na! Oh! Okay lang. At least may trade. At least may trade. Si Senpai, naku po, nagkabali ka ng liga na pinasukan. May flicker pala. At least, di ba, may trade. Ganda nung touch nun. Isang concussive blast. Like and pounce. Grabe. Kaya ba? Meron pa tayong Kel Harris pa. Yan, tama yan. Iwala kay Kel. Tsaka okay lang yun kasi kayang tease ni KelVJ yung pangagamol na ginagawa ni Impurity KH. Ang hindi pwedeng mahirapan dito si Keldra kasi lugi siya sa matchup.
So, ito rin kasi yung win condition na execution. Kailangan, pagdating yung power spike ni Roger, kasabay si Kelra. Tsaka si ito si ano, si KelBJ. Napakamatiisin itong ano na to, player na to. Oo. Kahit, okay. Kahit ano sabihin mo, babawi at babawi yan. Nakita niyo naman ng game namin. Ako ba, si Senpai, naku po, dinamay sa trip. Oo, rin. Ang pangit mo ka, banding. Grabe ka naman, Lods. Grabe ka naman. Hindi, ang ginagawa kasi. Desirenzo yung grabe ka naman. Hindi, di ba? Ang nangyari kasi, sumakay si Glo. Oh. Ang ginawa, nag-diversion, dadari ng malayo. Oh. Ito, 3-man rotation sa top lane. OP na ata ang mapipitas dito. Ay, oo. Dali mo pabalik. Oh, ay, shadow. Ay, wala. Wala. Wala, walang shadow. Nag-shadow para mag-push. At ito na yung sinasabi mo, Midnight. Naku. Hindi pwedeng lumamang dito masyado kay Kelka si OP at si White Knight. So, ang ginawa na execution, lagay natin yung resources natin at yung tulong na pwede natin ibigay sa isang lugar. Pero si Tai dito, suntok na suntok. Tama ka. Tama ka sinasabi mo, Butter. Sabi ni execution, win condition at si Kelra, focus. Jack, no? Pero nakumit na dito yung... Ay, nakuha! Death Sonata. Nakuha pa. Ay, niretry, oh. Nakumit na yan, eh. Oh. Tumatalon yan, tas ano yan, nag-stop, drop, pero, and roll. Teka lang ha, level 7 si White Knight ha, level 5 si KelBJ. Pero okay lang, patay yung gold. Nag-iingat din si KelBJ sa pang-engage na ginagawa. And ibos yung ginagamit madalas dito ngayon ni Kelra. Siyempre, yun yung pinakagusto bawian eh. Oo. Tama, init siya. Pero si OP, Tai, at si White Knight, nandito na naman sila sa area ni Harit. Ayaw talaga nila pagparminto. Apat na sila dito. Naku po, family reunion. Si Jack, no, we need yung wave para mapigil na ng oras makabalik si Kelra. Grabe, naman yung si Kelra. Nung sana all ganyan tank. Dalawa ka talaga. Oh, parinig ka pa. Eto na, eto na sila. Eto, Max. Lubaban na, oh. Naku po, oh. Yung purity kay Edge. Kayo pupunta, ha? Gusto nyo, ha? Kaya po sa'yo pinakauna tutumpan. Naku po, eto na ang pagbawi. Double kill para kay Kelra. Ganda ng entry doon ni Ito Max. Yung real world manipulation niya. Kahit na sabihin mo bakit masyadong open na open sa paglapag ng real world manipulation doon si Ito Max. Hindi, confidence na talaga. Nandun si Chuck na magpronte. Hindi sila makakalapit sa Eve. Dahil nga meron din Zaman Force nila pag doon si Kelra. Ang ganda lang talaga ng tiwala ng execration sa isa't isa. Oh, and KelBJ, dahil doon sa opening na nabigay sa kanya, dahil tumutok nga lahat kay Kelra, ang nangyari naman, siya naman yung na-open at siya naman ang may farm. Ang masabi ko lang, dito mo makikita yung confidence ng execution. Ilang beses na sila napupunta dito sa spot na to. Yung isang game na lang, malalaglag ka na. Pero yung composure, kitang-kita mo, the ability to take objective, yung tapang nila. And si Impurity Cage, hindi sila makapag-objective na maayos. Kanina si White Knight, nag-hesitate siya mag-turtle. Tapos yung glue, naiiwan na sila sa baba. Hindi nila alam kung sino pupunta dapat doon. So, nagpo-fall apart yung rotation ni Impurity Cage. Mm-hmm. And yung Void Crystal, grabe utilization nila dito kung paano nila ilatag sa mapa at kung paano nila pigilan. Kasi isipin mo sila Senpai, ah. Kung mabablockout mo sila Senpai, dun sa slow na yon, most likely, hindi na sila makaka-respond. Oh. Sila Rencho, sila OP, gusto pa lumaban dito sa baba, pero naku, napakakunat yan. Isang malaking Jelly Ace yan, eh. Boss, glue yan, boss. Dalawa buhay yan. Jelly Ace na iwan sa freezer yan, eh. Uy, Ace, eto, Max. Ay, hop. Oh. Tay, dalasan. Doon. Sabi ni OP, wala na. Andito na yung boss. Masyadong kalat doon ng Impunity KH, execration ano eh. Dahil sa matagal na oras na hindi sila nakita sa mapa, alam na ng Impunity ay pupunta na sila dito. So kung tinake nila yung laban... Uy, Jack! Jack! With the alley-oop! Tinaktak ni KelBJ! Sabi niya, eto, double skill! Kanina ka pa! Yeah! Alam mo, sabi niya, no? Sabi ni Senpai, magdikit-dikit kayo. Sabi ni Itomax, anong magdikit-dikit? Kasama kayo dito! Reward manipulation! Walang lalabas. Mainit. Flicker, ejector, combo ni Jackno. Sige, tulak mo, Tai, pilit mo. Jackno, pumapasok dito. Unti. At yung kaya yan, masyadong mataas. Tinapagpagalik, At si Kenjo dito, nag-divide into mini leche plants. Sabi ni Kera, Tai, itabi mo ako na. Alright. Maganda ang takbo ng execution and lahat ng effort na ginagawa ng Impunity KH, it did not work in their favor. Gusto nila i-shutdown si Kelra. Si Kelra nakakuha ng double kill. Yes, binigay yung Torre, pero hindi nga naman napigilan yung farm eh. Nabawi kagad with the double kill. And now, mahirapan dito ang Impunity KH mag-contest sa Turtle. Kaya nila mag-steal, kaya nila mang-knockout, pero
ano yung presyo na babayaran nyo? Galit na galit na yung ano. Galit na galit na. Gusto na nila si KLBJ. Oo, nako, si OP. Si OP nakalimutan niya. Wala siyang retribution. Kala niya jungler siya eh. Sabi niya, nakawin ko nga to. Ay, sorry. Oo nga pala, side din pala ako. Ayan, o, tingnan mo yung ginagawa ni Eto Max. Pero si Kena ka na. Huli. Okay, napakaganda ng play na yun. Galis si F-Unit. Oh! Ay, si Edwin walang bawi. O, yan, abulit yun. Inaabol siya ng madla. Up, up. Okay, okay, okay. Okay. Bawal talaga. Hindi na, hindi na. Bawal tumakbo ang immunity cage. Every time, si Eto Max nakikita niya. Ay, si Boom! Sama tayo dito. Wala, hindi na. Ah, okay, okay. Wala. Okay, execration ngayon. Oo, nahuli dun si Kelra. Pero, at least a trade-off. Gold laner for gold laner. And then, nakakuha din ng isang kill na ang execration nung kanina pa. Onto White Knight. So, pagkatapos na lang mapita si either si OP or baka si Senpai, next target na talaga, dapat mahuli si White Knight. Pero kung hindi mo naman mahuli si White Knight, as long as makuha mo talaga yung pumupronta para sa Impunity KH, maisip na talaga sila, nalaban pa ba tayo? Kung mahuli nyo si Tai, ma-burst down nyo yung pakito na yan, yung tank ng Impunity KH, mag-iisip na yan, ay, kaya pa ba natin to? Kasi ang daming dive, ang daming panghabol ng execration. Actually, kahapon pa ako, may tanong sa utak ko eh. Ano? Kaano-ano ni Midnight si White Knight? O nga, no? Ako, pre. Pinsan na tuhod ba? Hindi ko alam eh. Ako, pre. Pero yung inaalala ko, kasi pareho silang knight eh. Oo. Kung ikaw si Midnight, tapos siya si White Knight, magano kayo? Kaso mali sparing yung knight niya. Oo, ito si OP. Okay. Oo. Shadow kill. Hala! Shadow kill pa. Ay! Okay. Double K connection, pero si Rencho dito. Yung depensa niya. Grabe ang tibay, ang tatag, lahat na. Napakatibay ni Rencho. Again, glue ni Rencho. Pwede mo na din sabihin Renjo ni Glue. Mm-hmm. Pinakita niya sa Oy! Playoffs natin. Wala, si Reynos, si Reynos. Nagkatabi yung dalawang alien. Si Reynos tsaka si Im, nagsama sa isang pwesto. Pero pacing-wise, maganda to para sa inyong execution. Pero, realistically speaking, threat pa rin si OP dito pag tumagal tong game na to. Oo. Oh, mm-hmm. Threat pa rin si OP. Kaya niya ano eh, kaya niya i-burst yung Eve. Yung Harith. Pero again, tama si Renmark kanina yung sinabi niya na kapag nag-group up yung execution, kapag nag-shadow kill, kung talagang takot na takot kaya sa damage output ni OP, pwede kasi mag-split-split si Renzio. Oh, matimingan lang niya. Pero at the same time, pag alam na ni OP na nag-split-split na si Renzio, hintayin na lang. Or at least, mabilis naman mababawasan yung ano eh, yung Jelly Ace Babies na yan. Dahil meron silang Granger. Mm-hmm. And boom! Chakno, sila ang nag-aabulan, pero ito ang first lord ng ating first lord nga ng ating laro eh. Oh, tama naman. Iniisip ko, kala ko dalawang beses. Sabi, pero sila senpai! Nandun sa likod! Pero hindi nila nagagawa! Naku po, sumalis yung lord sa execration! Oo, naging execration na pala si senpai. O sabi, okay. Okay na ba? Wala shadow yan. Oh! Mega heal! Ang galing ni Chakno. OP 052 Chakno on the jawhead. Si Senpai, makakatakbo pa dapat. Kaso sabi nung Lord, teka lang, execration ako ngayon, knock up ka muna. Nung pagkatalon niya, wala na siyang binaba. Di makalapit, execration. Ang Lord na tumupo. Oy, Tai, ano ba Tai? Tai, ano ginagawa mo dyan? Tai, killing spree para kay Kera. 6-1-3. Boom! Tai! Oh, balik Pilipinas! Oh, balik, oh. Balik Pilipinas! Tai, itabi mo ako na! Oh, si Boom, ang next pinagawa na naman ang Uranus. Ayaw pa alisin! Wala. Ayaw pa win! Saan kayo pupunta? Kami dito sa SG kami! Kayo! Ay, nasa Komodo naman talaga sa... Ang daya ng glue jawhead, man. Parang dalawa jawhead nila. Tai, itabi mo ako na! Kanina ka pa! Ang kulit mo! Pero ngayon, ang maganda, tignan mo yung items Midnight! Oh! Ang daming items! Nice one! nice one, Alice! Thank you! Back pero, us. Pero, napakalupit! Nung Dominance Ice pickup kay Glue, eto yung magpapahirap sa buhay ng Impunity Cage. Kasi if you look at how they want to fight, kailangan madikitan din nila yung execution. Pero pag si Renji na yun, nadikitan nila, kawawa sa... Ay! 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 Si Chakno, set spike! Beautiful! Sumigaw sila ng mine! Pakicount na lang po sa comment section sa baba! Eh, si Renjo, didikitan niya lang. Naka-snow lahat yan. Naka-snow lahat yan. And at the final moment ng drafting, you gave the glue to Renjo, and here comes execration! A reverse sweep! At buhay ang pangarap ng Pilipinas!